Welcome back to another video, guys. My name is Friday. Bye! Alam ko, wala akong na-upload na video. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero for now, focus muna tayo dito sa bagay na to. Ayan, gimbal. Teka, wala sa focus. Ayan, yung gimbal na to. This gimbal will help me stabilize yung camera. Next time na natin pag-usapan kung magkano yan. Ang mahalaga is nabili ko na siya kasi kailangan natin to in August 1. Magbi-video shoot tayo and also some photo shoots. Kasi meron na tayong gig. Yung gagawin ko is mostly parang kasi ano siya, airsoft competition siya, parang shooting range, parang barilan, tapos parang mihan kayo ng target na matamaan, parang ganun. Hindi ko alam yung action mechanics kasi. Anyway, this gimbal, I think mga 4 days ago na sa akin to, tapos nakuha ko siya. It took me around 4 hours para i-assemble siya kasi medyo mahirap siya, para ba ano, mahirap i-assemble talaga siya, nakakalito. And nung na-try ko na siyang nagamit ko lang is yung actual gimbal lang, stabilization lang talaga. So pagka hinawakan mo siya yung camera, hindi talaga gumagalaw kahit ganun-ganunin mo. Hindi siya yung umaalog-alog, talagang flat lang siya lagi. Hindi niya makikita yung masyadong, ano niya, hindi niya masyadong makikita yung parang jitter niya, yung ganyan, jitter na ganyan. So talagang steady lang siya kahit saan mo iliko, saan mo iharap. Kaso, meron pa siyang ibang features, so yun ang gagawin natin ngayon. For example, itong Raven Eye. Nakikita niyo ba? Teka. Itong... ayaw mag-focus ah. Yan. Yan, gano'n lang. Raven Eye. This thing will help me sa autofocus. Ah, sorry, sa auto-tracking. Pag sinabi niyang auto-tracking is... meron siyang auto-tracking talaga na system. For example, nandito ako, pag pumunta ako doon, yung gimbal ililipat niya dito, so hahabulin niya ako. Yun yung auto-tracking. And meron din siyang focus ring. Ito yung pangalawa natin ikakabit. So dalawang feature ito. Itong focus motor naman is nakakabit ito doon sa ating lens. Bale ba sa ito, nakakadikit yan sa lens na yan. And then later on makikita nyo, sobrang helpful nitong dalawang item na ito. So kabit ko lang to. Sa akong ba't ko sinasabi sa inyo ngayon to, kasi itong camera na ginagamit natin, I will be applying it dito sa ating gimbal kasi walang ibang camera na pwedeng kabit dito. Meron akong isa pang camera pero hindi siya video camera. Alam niyo naman yung kulay dilaw na camera is pang photography. So, ito isasalpak natin and then we'll see. So, nagtatrack na siya. Galing ah. Sinusundan na ako ng camera. Teka. Kuha na natin ang cellphone ko kasi wala na ibang... Ay, hindi. Try natin kuha na nung isa kong gamit. Wait lang ah. Siya lang tayo. Let's place this. Para makita niya na gumagalaw. Hindi ko lang kung, hindi ko makita ang gumagalaw. Pero yun. Sinusundan niya na ako. So yan yung isa sa mga features na gusto ko. Nag-auto-track siya. Napakahalaga nito pagka, especially pag tao yung sinusundan yung subject. Para pagka yung tao nagpunta ko saan-saan, lagi siyang nasa gitna ng frame or at least nandun siya kung saan mo siya nilagay. For this instance, nasa gilid ako, so lagi niya akong pinupunta sa gilid. Dito, sa area na to. And, diba? So, ang laking tulong talaga ng auto-tracking niyan. And of course, meron pa siyang isang features which is yung focus niya. Tanggalin muna natin yung auto-track. Patayin natin yung auto-track. Ayan. Kasi sumusunod eh. Para hindi gumagalaw yung camera. So, yan na. Hindi muna gumagalaw yung camera. May isa pang features yan ng auto-focus. Yung ring niya, umiikot yan. Pag iniikot ko to, may pindutan yan sa ibaba. Ayan. Pag iniikot ko yan, sabay na umiikot yan. Ayan. Ito yung gumagalaw. Umiikot-ikot. Malaking tulong yan sa focus kasi pagka syempre kumukuha ka ng video, minsan you will be out of focus. Pakita ko sa inyo kung isura ng out of focus just in case na hindi nyo alam. Let's put it on manual. Ayan. So naka-manual na siya. Mag-out of focus ako. Nakita nyo? Lumalabo yung camera. And let's put it in focus na. Yeah, I guess yan na yung focus. And so papakita ko naman sa inyo kung paano gumagana yung gimbal. I-mount natin para makita nyo mabuti. Mamount ko lang ah. Let's see. Kita ba to? Hopefully makuha na natin to kasi hindi ko nakikita. Teka. Let's use your front facing camera. Lipat tayo ng front-facing camera para makita ko din. Para sure tayo na nakukuha ng sarili ko.
Ayan. So that's... Yan! So nakita niya naman, di ba? So ngayon naman, since may idea na kayo na nagagawa ng gimbal, malaking tulong to pag kumukuha talaga kayo ng mga video. Tapos gusto niyo na napaka-smooth na video. So, gamit na gamit to. Ngayon naman, ginugutom na ako. Gusto ko magkape. So, bababa tayo para magkape. Init ka? Ba't may ba nakasaksak to? Kaya pala, hindi nakasaksak yung electric pan. Nakikita ko pa rin siya. Yung nga lang wala sa focus. Diba? So, ito yung phone na nakasalpak yan. Ito yung nagagawa ng Raven Eye. Yung Raven Eye, yung nakita niyo yung box kanina na nakasalpak dito. Ang specialty niyan is, nagtina-transmit niya yung aking camera, yung nakikita ko sa camera papunta dito sa ating cellphone. Anyway, nakita niyo naman. Ang laking tulong ng Raven Eye talaga kasi, yan. Nakikita ko yung nakikita ng camera pag hawak ko yung phone. Bali, lahat ng nakikita ng camera nandito sa phone ngayon, naka-display, kaya ang laking tulong talaga. And finally, pwede ko siyang kontrolin yung kape ko. Kape muna. Kaso wala tayo sa focus. Naka-manual focus na naman ako. Medyo nakakalito tong part na to kasi hindi ko pagamay. So yan, nasa focus na ako. And then, let's see. Ito yung nakakatawang part dyan. Force mobile. Paano ba papakita sa inyo? Yan. Niliko ko yung cellphone ko ganyan. Pag niyuko ko, yuyuko din. Alam ko na. Teka. Wait lang. Babalik ako. Kunin ko lang yung aking isa pang phone para makita. Yan. Nakuha ko na siya. Teka lang. Set up ko lang itong aking cellphone. Pwede na i-demonstrate sa inyo ito eh. Kunti ko na makalimutan. Galing, di ba? Nakakatawa. So yun yung gusto kong ipakita sa inyo na tawag dito is enable force mobile. Sumasabay yung aking camera. Sumasabay yung aking cellphone doon sa camera. Galing dito. So tignan ulit natin yung bahay. Nalagyan namin ng China na wala masyadong laman kasi tinanggal halos lahat ng laman niya dahil sa lindol. Yeah, tignan natin yung bahay. Sumusunod siya talaga eh. Oops! Hindi kayo sumobre. Baka masira. Hindi ko pa alam yung sagad nito yung bagong-bago pa lang. Nakikita niya naman. So, tignan natin kung gaano ka-smooth. Itatry kong tignan yung bubong namin kung gaano ka-smooth. Kaling! So yan, gawa ng tatay ko yung bubong na yan. Mag-isa lang siyang gumawa niya. Inanay kasi yan eh. Around June, nagkaroon ng anay infestation dito and almost half nung ano namin, nung bubong namin, yung kalahati niyan. Yun nandito sa left side, inanay talaga. Yun nandiyan sa bandang kaliwang pader na yan. Buong yan. Buong yan. Yan. Yan buong yan. Inanay yan. So. Diba? Laking tulong nito. Ngayon, balik na tayo sa main feature natin talaga. Gamit na gamit natin yan. Oops. Ilagay na siya. So, yung mukop. Nakalimutan kumain. Actually, wala akong gano'ng kumain eh. Pero, kain tayo konti. Kailangan pala man dyan. Baba natin yung camera. Masyadong mataas. Shoutout dito sa gardenia na tinapay. Sarap. Sarap ng gardenia. Kaso hindi ko tinakpan ng maayos. Na rin ang tubig, tapos since nandito na rin, ha? Kuha na rin ang tubig. May turun pa, oh. Yung sinasabi ko sa inyo kapwa, may natira pang turun na malamig. Paso.
So, story time tayo kung ba daw napag-upload last week. Ay, ano, ang hirap talaga kasi nawalan ako last week ng internet. Batong-bato ako, parang walang energy. Sadly, wala pa rin akong internet. Kulay pula pa rin. Wala pa rin, ah. Sa tayo yung landline. Don't worry guys, hindi basura yan. Ano yan, iniipong kong resibo yan. Diyan ko tinatapon lahat ng resibo ko. Pag nakaipon na ako ng marami, tinatago ko na talaga yan. Nilalagay ko sa isang malaking lalagyan. And finally, siguro ang last update ko siguro sa inyo, kailangan ko na magkaroon ng editing software and editing device. If you should know, ang mga ginagamit kong pang-edit talaga is galing sa phone. Nag-edit ako sa phone. This phone mismo. And itong phone na to nabagsak, as all of you know, nabagsak tong cellphone na to, and medyo sablay na talaga siya. There would be a time na, actually most of the time, pag naiwan mo siya, kanyari, na-idle siya, yung ilapag mo lang siya ng mga 2 oras na hindi ko ginagamit. Pag ginamit ko na uli siya, wala na. Sobrang lag na niya, hindi ko na mabuksan. Kaya ang ginagawa ko na lang, nire-restart ko. Once na nire-restart ko yung phone na to, mabilis na naman uli siya. Pero nakaka-bad trip yung magre-restart ko pa ng parang mga 1 minute. Kasi lahat ng idea nasa utak mo na, tapos biglang, di ba? Maghihintay ka pa ng 1 minute para ano. So minsan yung idea na nawawala na lang. Kasi medyo, ako, yung focus ko medyo mababa talaga. Pero ngayon, magpa-practice na tayo kahit dito. Okay na ako, pinawisan na ako, maliligo pa ako. And magpapagupit ako, tignan nyo na lang next week yung pagupit natin. At least na-update ko na kayo for today. Before we end this video, papakita ko muna sa inyo kuha tayo ng mga video gamit itong ating bagong gimbal. I'm very very proud na nagkaroon ng isang gimbal na ganito kasi I think isa sa mga parang professional ka na pag meron ka nito. So pagka nakita ng client na, uy, naka-gimbal. So, kanyari sa wedding, sa mga events, mga ganyan, may mga magpapa-vlog, boss, pwede nyo ba kuhanan in this shoot? Ganyan. So at least meron na tayong, pag pinakita ko to, at least alam nila, uy, mukhang quality yung kukuha na niyan. So ang problema na lang, hindi na yung equipment yung problema, yung videographer na lang. Kaya kailangan ko pa ng practice. That yun yung gagawin natin. Sa photography, okay na tayo. Pero sa August 1 or baka nitong Friday next week eh. So this Friday to Sunday, hindi ko alam kung kailan talaga kami lalarga kasi may rumor na kailangan namin pumunta ng mas maaga. So baka July pa lang, nitong July pa lang pupunta na kami. Kasi nga kailangan naming i-plant siya lahat. Pagka pumunta kami ng mas maaga, pwede kami magkaroon ng mga footage. Kailangan namin mga parang konting advertisement pa. So pupunta ako ng mas maaga doon. Kung naisip ng actual na organizer, which is my friend ulit, na talagang kailangan na pumunta doon. Punta na tayo doon sa ano. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Guys, kay Omar. Kay Omar, nakita ko nga full support ka. Binigyan mo ako ng subscriber. Thank you, Omar. Shoutout ulit sa'yo. And for the next video, tignan na natin, medyo seryoso na talaga tayo. So thank you all guys for watching. See you next time. Bye-bye.